po sa channel ko, si Toto. Ngayong araw to, magluluto tayo ng chicken adobo. At bago tayo magsimula, gusto lang pasama sa nanay ko dahil kasi tinuro sa akin itong style sa pagluluto niya ng chicken adobo. Anyway, maraming salamat at umpisa na tayo. Thank you. Ito mga recipe natin. Manok, vinegar, soy sauce, pineapple juice, garlic, minced garlic, at onions. Hahaluin natin lahat ng mga recipe. Ang unang ilalagay natin yung soy sauce. Ngayon, ilagay natin pineapple juice. Ngayon, yung suka. Ngayon, ilagay natin yung onion. Hindi lahat ilagay natin dahil lutuin natin yung iba. Ngayon, ilagay natin yung minced garlic. Konti pa. Ngayon, kukunin natin lahat ng recipe na to. I-mix natin sa blender. Ngayon, natapos na i-mix natin sa blender itong ingredients. Ilagay natin sa manok. Lumipas na ng 3 oras ang marinate natin. Ngayon, ipapakita sa close-up shot ng chicken adobo. Basta kamarinate na lahat, ganito maging itsura niya. Ngayon, lulutuin na natin yung chicken adobo. Ngayon, medyo mait ng kalan, ilagay natin itong olive oil. Kaya muna ito siya mainit ng gusto. Ngayon, ilagay natin yung onion. Ngayon medyo luto na yung onion, ilagay natin yung garlic. Hayaan muna ito siya maging kulay brown konti. Onion. Ngayon medyo luto na yung sibuyas at garlic. Ilagay natin yung manok. Kaya mo natin siya maluto konti. Agad niluto natin ito. Pag nagkasabaw ito, yung sabaw nito, itatapon natin dahil kasi ito parang medyo malansa konti. Pero halin ko muna hanggat siya maluto konti, okay? Pag pinag-combine nyo lahat ng mga ingredients, ang amoy na ito talaga, masarap talaga. Bibigyan pa natin mga next 5 minutes pa, tapos itatapon natin sa sabaw nito. Ngayon medyo luto na siya, itatapon natin sa sabaw nito.
Ngayon, natapon na natin yung sabaw. Babalik natin yung manok. Yung sabaw gagamitin natin ay yung pinang-marinate. Yan ang sikreto at bibigay talaga ng flavor sa adobo. Malaking diferensya talaga to. Mag-i-enjoy talaga tayo dito pag ginawa nyo itong style na to. Ang gagawin lang natin dito, papakuluan na lang natin ng gusto. Normally, nilagyan ko ng mani. Pero, nasa sa inyo kung gusto nyo lagyan ng mani din. Mga 3 spoon. Yung close-up shot ng adobo natin. Naghalo lahat ng mga ingredients. Kaya talagang naging malasa talaga. Mga 5 minutes, ihulog na natin yung mani. Pero optional lang kung gusto niyo, pero highly recommended ko talaga yung mani. 5 minutes na ilagay natin yung mani. Ito na ang secret recipe ng pamilya namin sa adobo. Ready to serve na. At subukan niyo itong recipe ko. At alam kong mag-enjoy kayo. Please like my channel and subscribe. At kung meron kayo gusto tanong sa akin, mag-iwan lang kayo ng comment below. And you enjoy your day, okay? Maraming talaga salamat sa support niyo sa lahat. Thank you ho. Ingat.